Ayan, imbablog natin tong Xoss Gina speedometer, no, wireless GPS. At ayusin natin kasi nabungal na yung, hindi na siya kumakapit. Ayan, kailangan na natin siyang gawan ng repair kit. Maka-order ka naman sa Shopee ng repair kit niyan. Nagkakalaga ng 300 pesos. Yan para safety rin yung kakapitan nung pinaka-monitor nitong speedo. Yan, tara. Pakita ko sa inyo paano yung gagawin ko. Ayan, ito yung mga gagamitin natin sa pag-ayos ng speedometer natin na Xoss G. Siyempre, number one yung liha. Tapos, itong shoe glue. At ito yung number one. Siyempre, meron. Kailangan mo to kasi ito yung i-attach mo rito sa likod niya para panibagong lock niya yan, no? Mukhang matibay na plastic na to. Matibay na to. Ayan. Naliha ko na. Hindi ko na na-i-video. Hindi ko na siya video kanina ni Liha kasi medyo mabusisi. Pero lihain nyo lang itong part na to, yung dito, para kasi nakaganto yan eh. Ganto yung itsura niya. Tinanggal ko yung mga gilid-gilid. Niliha ko mabuti. At shoutout pala kay Idol Bren. Siya yung nag-request dito na i-video natin to. Lihain lang natin konti. Konti lang naman gagastos mo rito eh. Para safety yung speedometer mo. Two days lang dumating na to. Napakabilis. 2 days lang. Na-order ko red kasi kahit anong kulay na ma-orderin nyo, pwede. At meron tayong short video na gagawin. Ito. Ayan, punasan na natin. Sana hindi mapalpak. Ayan. Okay pa ba itong shuglo ko? Baka nanigas na. Ah, pwede pa. Sabagay. Ayan ito ang iiwasan natin, no? Yung may tatlong butas dito. Hindi kaya maka-apekto to pag nalagyan ng shuglo. Hindi naman siguro. Marami na rin gumagawa nito. Ito, lagyan muna natin dito sa may mga gilid-gilid. Ayan, sana hindi pumalpak. Kinakabahan ako, baka masira. Ayan. Ayan na, malapit na. Tapos, ilagay na natin. Ganito ang paglagay, ha. Dali. Ayan, nakapaganto siya. Ayaw pa ata dumikit. Ayaw kumapit, ha. Ngayon pa natin. Take 2. Sana okay na to. Hindi kaya maraglag to. Safety naman na siguro. Bala ko sanang gawin. Ay, dumudulas siya. Bakit ay? Kulang pa ata sa liha. Pero pag nakuha niya na yung dikit dito, matik na yan. Bakit ganon?
Lilihain ko ulit to. Natin sa araw, patuyuin natin. Init lang natin konti para maluto. Basa-basa pa. Yan, medyo okay na siya, dumikit na. Huwag po ko nyong mamadaliin na idikit lang, pabayaan nyo lang siyang ma-fit, mag-fit kasi kanina ginalaw ko. Nagalaw, nag-iba yung position nung itong kulay pula. Kaya pabayaan nyo lang po pag nagdikit po kayo ng shoe glue. Yung karamihan kasi nakalagay dito sa may red, yung 3M na pandikit, eh mahina naman pandikit yun. Yung sa iba nga, mayroong tornilyoan dito eh. Kaso ibang brand ata yun, kaya hindi pwede rito. Tutusukin mo rito yun. Yan, kung di ka pa nagsasubscribe sa akin channel, subscribe ka na, The Giant Explorer. Yun. Tapos, testing na lang natin mamaya dun sa bike, sa may barfly niya, kung okay siya. Nagfit na po. Halos 2 hours ko rin siyang di ginalaw at para dumikit siya mabuti. Ayan na. Okay na, okay na. Testing na natin ikabit. Yan, testing na natin. Ito yung mount niya. Yan, no? Matigas siya. Maganda. Wala na kalis to. Yan, dyan na tayo nagtatapos mga idol. Subscribe na kayo mga idol kung di pa kayo nakapag-subscribe. Tapos na natin tong inayos tong repair kit ng Xoss G. Yan. Like, comment, subscribe. Maraming salamat.